Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, isa ka rin bang pageant fan? Well, this morning, ating mga kasama ang nanalo sa kamakailan lamang ng Mr. Elite International 2021. Please welcome Frank Salmo na Tubong Tarlac. Maya Paabak, Frank, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello mga kapuso, naimbagnaldo ka na kayo amin, yan. Iloka, probably Ilocano po ako. Okay. First of all, congratulations for winning the first ever title of Mr. Elite International 2021. How do you feel, Frank? Siyempre, feel so overwhelmed and proud po kasi may panalo ko po itong kauna-unahang pageant ng Mr. Elite International. Kumbaga nakagawa na po tayo ng history. So ayun po, parang talagang sobrang proud ko lang at naiangat ko yung bandila ng Pilipinas sa buong mundo. Ayun po. So before you joined Mr. Elite International 2021, may mga iba ka pa bang pageant na sinalihan that helps you to enhance your skills sa world of pageantry? So yun nga po, marami pa, like what I have said before, marami na akong sinalihan mga pageants, like hindi lang pageants kundi mga model competition. Actually, hindi lang dito sa amin, sa probinsya namin, kundi nakarating din ako ng Baguio, ng Pangasinan. I joined Ginoong Urdaneta 2012, and also nakarating pa ako ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, yan. Nag-join din ako ng Mr. Mike 1 2013. I was first runner up that time. So ayun po, hanggang saan nakarating din ako, Pampanga, hanggang saan nakapunta ko ng Manila, at marami pa pong iba. Pero ito na nga, Frank, paano yung naging preparations mo para masungkit ang titulo? Okay. Yung mga preparation ang ginawa ko po para masungkit yung titulo, actually, sobrang nakatulong sa akin yung mga past competition ko before. Kasi nga, di ba, sabi ko, for every competition na natatalo ako, tinitingnan ko kung ano yung ilam sa akin, bakit ako natatalo. At saka, kaya naman, in-improve ko yung improve. And share ko lang po sa lahat na this pandemic, naka-tatlong titulo po ako. So, bago yung Mr. Elite International po, I got 3 titles already. Next time yung September 2020, that was, Roberto Rupagin po yun ah. I was the Mr. Elite, Mr. Lacandula Quarantino in September. September, Ginoong Kalikasan 2020, noong December 6, at lastly, Raymond Top Asia Season 6 Grand Winner po. So, siguro po, then after that, nakita din po ako nakita ng director ng Mr. Elite Philippines yung mga nakarang laban ko. Sabi niya siguro, kaya yung laban nito kasi nakitaan ko itong taong ko na passionate niya. So, which is yun yung sinabi niya sa akin, bakit ako yung in-appoint niya to represent the Philippines sa Mr. Elite International. Kwentuhan mo naman kami, Frank, sa naging coronation. Virtual ba ang naging setup? Yes po, virtual po yung naging setup. Actually, the exact date ng announcement of winners is August 29. Kaso, that time, inatrangkaso po, kasi hindi po ako makapagsaya. Siyempre, di ba, parang asin nilalagnat po ako. But don't worry guys, kasi hindi nang po COVID yun. It's normal na ng trangkaso. Kaya yun, kayo nang in-announce, okay, so since puso naman yung social media, so I just posted, yeah, sinake yung announcement ng Mr. Elite International. Then, ayun, maraming congratulate, pero ayun, sobrang saya, deep inside, pero physically, hindi nga ako makapagsaya. Gawa nga ako ng tinatrangkaso pa ako. But then, sobrang proud pa rin tayo. Lastly, anong mensahe mo sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga? Ayun! So, sa lahat po ng kapuso dyan, yan. So, ang advice ko lang po this time of pandemic is sana always follow health safety protocols kasi hindi na po natin alam, and also don't forget to get vaccinated. Yan, huwag po na tumakot. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi na pag nagpa-vaccine ka daw, after 2 weeks, magiging zombie ka na. At yesterday, ganun yung sinisigaw na yan yung nagturok sa akin. Yeah, maging zombie na ako, sabi na kanya. Ay, hindi sir. Okay, so yun, huwag po kayong matutakot magpa-vaccine para din po sa
ikakabuti natin lahat ng sa ganun, makabalik na po tayo sa normal natin pamumuhay. Di ba? Parang ang daming na-miss talaga natin nung ano eh, during the normal days. So yun guys, so keep safe lang po sa lahat. Have a great day, Frank, and stay safe! Thank you, ma'am. Thanks for having me.